simple landscaping. Here. This one is our bamboo plant. One of our bamboo plants here. Ayan. Kami po ang gumawa ng BrickStones na yan. Tapos lahat. So, may part na hindi pa nalalagyan ng stones. So, ongoing pa po yan. Ayan, bibili pa ng mga pots para sa aming bamboo plants. So, in the near future, balak namin maglagay dyan ng pond, fish pond na tamang pang-relax lang. Para relaxing siya pag tumatambay ka dito sa my front or backyard. So, yan. Nandyan kasi mga fermented poop ng chicken. So, aalisin lang yan. And then, malay natin, malagyan na natin yung fish pond. Sooner. Bilang ko pa ng pots itong mga to. Ayan, nakalagay pa rin siya sa black. Ayan, white and pink. Very nice. And marami siyang buds. Masibol na balak. Wait, sweetheart. Please. Ilang araw pa lang ito sa amin, pero ang dami niya ng mga buds. Ito. May mga sipul. Nakakatuwa. Let's water the plants. Nalilig-dilig kasi pare, healthy sila. Binabantayan ako ni Madi. Madi, haliguan na kita. Madi, mother dog. Thank you.
didiligan ko muna lahat kasi mahirap yung isang kamay nag-fill na isang kamay nagdidilig. Kaya nito mahirap na siyang abutin kaya pichel na yung ganamit ko. Naku, nag-bend ka na. Tatakpan mo yung ating rose. Baka mapilay. Bali. Ayun, dinakpan niya kasi natakpan niya doon, nakabend siya. Yan yung isa pang rose plant. Yan, para lahat kayo masaya. Lahat kayo merong moment. May moment din ang mga plants. Yan ang simple landscaping namin. Ongoing pa siya. So there. Isang balak ko dyan sa mga spaces na yan. Sa mga bakante dyan. Ay, kahit turf na lang yung artificial na parang Bermuda grass. Kasi mahirap pag-maintain. At saka, semento yan. Obviously naman, turf lang ilalagay dyan. So, gaya ng ganito, namahangin, ang sarap din ang tignan. Kaka-relax. So, relaxing. Tuloy ko muna ang pagdidilig. Ongoing itong pond na ginagawa. Hindi pa actually tapos. Obvious naman. Flex ko lang itong mga bago naming wavanners. Ang dami na nila. Zoom ko. Yan. Dami. Maingay yung mga aso. Lipat namin yung ibang solar lights dito. Yun yung isa. Ganda ng kawayan. Ganda. Philodendron. Nandun yun. Sa likod yung ibang aming ganda naming oregano. Lalong gumanda yung monstera ko. Ito yung regalo sa akin. Yan yung advanced birthday gift sa akin ng isang owner ng flower and garden shop. Si Miss Girlene. Wait, wait. Monstera deliciosa. Oh, di ba? Lalaki na nila. Lalaki na ng dahon. Ito, malalaki na rin. I mean, malaguna. Regalo kasi itong isa sa akin. Isa lang binili ko and then regalo nila to. Laguna ng ating turtles. String of turtles. Ito na ang update sa aming paarko. Ayan. O, di ba? Nag-graduate siya dyan. Ang ganda ng ating
curtain creeper. Ayan, mahaba na siya. Magra-Rapunzel. Veronia or curtain creeper. Nakita niyo to sa previous vlog ko. Na-upload ko na ba yan? Ayan, maliit pa lang sila nun eh. Hindi pa ganito yung kalago. Ngayon, ayan. Oo, oh, mahaba na. Ganda yan. Kaya siya naging curtain creeper kasi talagang yayakap siya dyan. Parang kurtina. Ayan. Mahaba pa yan. Beautiful. Mga construction workers yung naririnig nyo. Wala tayong magagawa dyan. Busy-busy sila. Pagko-construct ng bahay ng aming kapitbahay. Ganda yung shoes. Yan. Oh. Golden pothos. Jesus vine. Nagra-graduate sila dito sa curtain creeper. Ganto. Maganda talaga kapag bagong dilig ang mga halaman. Makaka-relax. Makaka-relax. Huwag nakikita mo. Talagang lumalago na din sila. So, ayan muna ang update sa aming mini urban garden. Hope nag-enjoy kayo kasi ako nag-enjoy tuwing nag-reflect sa kanitong mini urban garden. Ayan. Sana nakakuha kayo ng idea na magkaroon ng simpleng urban garden sa inyong backyard or front yard. At hindi naman kailangan malaki-malaki yung lupa para simulan nito. So, basta ini-enjoy nyo lang yung ginagawa nyo din. Lahat magsasucceed. Ayan, simple man yun or ano. Huwag natin pakomplikaduhin ang buhay. So,